walang simpatya doon sa claim. Towing the line of the Malaysian government that they have absolute sovereignty over Malaysia dahil they're still studying eh kung ano yung claim ng Pilipinas eh, aral ng aral eh, di ba? So in effect, de facto, binibigay nila yung ginagrant nila yung posisyon ng Malaysia. Therefore, ang attitude nila doon sa nagpunta doon, mga aggressors, interlopers, sabi nga ng ibang mga kolumnista na sa Inquirer na kakampi ni President Aquino, mga siraulo, di ba? Kinumpara sila dun sa Lapiang ano ito? Malaya na parang quixotic na nagpunta dun sa Sabah. Rather than kami, lalo na nang nakausap ko na yung Sultan at saka yung ibang mga heirs, talagang saludo kami doon sa ginawa ng Sultanate of Sulu and the heirs na inassert nila yung claim. No, inassert, it is a political act. It is a political and symbolic act because the Philippine government has reneged on its responsibility to advance the claim. No? Pero dahil from day one, ang posisyon ng presidente ng Pilipinas ay maliitin, baliwalain, turingin ng mga nanggugulo at mga bayaran, binayaran ng kung sinong conspirators na hindi naman nila maklaim. From day one, ang handling ng presidente ay bigyan ng ultimatum ang Sultanate of Sulu, ang mga kiram. Bigla ng publicly announced ultimatums and publicly announced threats of prosecution. Until nung binomba na ng Malaysia ang lahat dato, publicly announced in tune with the Malaysian government calls for the kirams to surrender to the sovereignty of Malaysia. Ang pinaka-assertion lang ng sovereignty ng Aquino government, sinabi nila na bago namin i-turn over ang Sultan Jamalul Kiram to sa Malaysia for whatever crimes he will be charged there, kami lang muna mag-charge dito dahil citizen namin siya. Diba? Kung hindi nakaka-ikon, katawa-tawa eh, diba? Ang assertion of sovereignty is over the kirams by filing all sorts of charges against them here. Who is responsible for the carnage, for the massacre that is ongoing in Sabah now? Who is responsible for the plight, for the humanitarian crisis that is it's threatening to explode? It is not yet fully blown in Tawi-Tawi and in Sabah. Yung bang hindi natin alam kung yung sinasabi ng Malaysian government na mahigit 50 kataong napatay nila, hindi natin alam kung mga armado yun eh. Kung yun yung mga tauhan ng Sulu Sultanate na merong armas na hindi naman high-powered, o mga civilian lang eh. Dahil ngayon, nagtitrickle in na yung mga ulat ng mga ordinaryong mga Pilipino dahil dun sa kanilang Filipino ancestry. Kinutugis sila sa Sabah. No questions asked. And Sabah, we have to be reminded, the government of Malaysia is a institutionalized fascist state. Yung kanila Internal Security Act or Internal Security Order is martial law institutionalized. Kaya how they can undertake this military offensive against the followers of the Sultanate in Lahad Datu? Walang coverage yan, kahit na ang local Malaysian media cannot cover it properly. So you don't really know what's happening. Ang nalalaman lang ng mga Malaysians, ng mga Pilipino at ng international community ay kung ano yung pinipress release ng Malaysian government.